Alright guys, so musta? So matagal-tagal na rin ako hindi nakapag-upload ng vlog sa YouTube channel ko kasi busy nung mga nakaraang buwan. So itong video namin today, ito yung adventure namin sa Concepcion, isang lugar na 95 kilometers mula sa Leganes kung saan kami nakatira na ngayon. So napag-desisyon na namin na pumunta sa dagat kasi medyo bored na si Mise sa bahay at gusto na rin niyang ipasyal si Bella doon. Itong Concepcion, maliit lang to na bayan na malapit sa dagat. Isa ito sa mga murang bilihan ng mga isda kasi dito binabagsak yung mga preskong huli mula sa dagat. Ang pupuntahan naming beach resort pala ay may pangalan na HPQ. Actually, tabi-tabi lang sila na may Q sa hulihan yung pangalan. I think yung may-ari siguro ng mga beach resorts na to ay magkamag-anak lang or magkapatid. So mula sa sentro ng Concepcion, so baybayin mo lang yung daan kasi may mga signages naman papunta doon sa beach resort. So yung mga unang ilang kilometro, medyo maganda pa yung daan kasi sementado pa. Tapos itong beach resort na to is malapit pala sa isang coal-fired power plant. Isa ito sa mga nagsusupply ng kuryente dito sa Panay Island. Pero kahit malapit to sa dagat itong planta ng kuryente, pero malinis pa rin yung tubig kasi kita nyo naman sa drone shot, blue pa rin yung tubig, tapos yung mga katabing isla, ang linis pa rin tingnan. So paglagpas nyo sa power plant, so kita nyo naman yung kalsada, medyo malubak na at buhangin na rin. Pero hindi naman siya masyadong malubak talaga, so kahit maliit yung kotse mo, hindi naman mahirapan papunta dun sa beach resort. Tapos kita nyo naman sa video guys, ang ganda ng view. So malapit yung dagat sa malubak na kalsada. Tapos konti lang yung mga bahay sa paligid. So kahit malubak yung daan, maganda naman yung tanawin. Tapos may bundok pa sa gilid. So solid talaga para ka rin nag-a-adventure papunta doon sa beach resort. So pagdating namin sa beach resort guys, kami pa lang yung tao kasi maaga kami nakarating. Kasi maaga rin kaming umalis sa Leganes. So, yung cottage pala na kinuha namin, 350 lang yung bayad. Tapos, malapit lang yung cottage namin sa bahay ng may-ari. At kahit liblib doon na lugar guys, ang beach resort na to ay may internet connection na piso wifi. At dito basta-basta na piso wifi kasi ang ginagamit nila na internet connection is Starlink. So, ito rin ang dahilan kaya gusto kong pumunta dito para tanungin yung may-ari kung gaano kaganda ang Starlink connection. Kasi may plano din ako magpakabit sa bahay. So, tuwang-tuwa talaga yung anak ko sa beach na to kasi matagal-tagal na rin siyang hindi nakaligo ng dagat. Tapos, 2 years old na pala tong anak ko, so ang bilis siyang lumaki. Tapos, ito pala yung mga hinanda naming pagkain. So, konti lang kasi ayaw naming medyo masikip yung sasakyan. Tapos, nagmamadali na rin kaming magluto kasi maaga kaming umalis sa Leganes. Sinet up ko na rin yung mga reclining chairs ko na pang-camping. Dinala ko to para makahiga sila baby. Tapos ako na rin para kung gusto namin magpahinga, pwede kaming humiga ng komportable. Pagkaraan ng isang oras guys, so dumami na yung mga tao. Kita nyo naman sa video, kahit maluwang yung parking area pero nagsisika na yung mga sasakyan. Buti na lang itong parking area nila is pwede mong ilapit yung sasakyan sa cottage na titirhan mo. So dinala na ng asawa ko si Bella sa dagat, so naliligo na sila. Buti na lang hindi masyadong malalim yung dagat, so kahit nasa malayo na sila sa cottage pero safe pa rin silang maligo. At dahil nag-request yung asawa ko ng inihaw na isda, since wala kaming dala, so pumunta muna ako sa palengke kasi sabi ko nga kanina, itong lugar na to is bagsakan ng mga isda kaya mura lang bumili dito. At dahil tinatamad ako magluto, so pinaihaw ko na lang yung isda na nabili ko sa palengke. So ito yung stall na nag-ihaw ng isda. 100 pesos lang yung binayaran ko tapos after 30 minutes, naluto na yung isda. So after maluto yung isda, so umuwi na ako sa cottage para kumain. Mas lalo na dumami yung mga tao sa beach resort kasi mga tanghaling tapat na eh. So padami ng padami na sila tapos yung iba pa dito para celebrate ng birthday. Tapos itong anak ko tamang chill lang, kain lang ng kain kahit maingay yung lugar kasi maraming nagbibidyoke. Actually, konti lang ang tulog ng batang to pero since na-enjoy niya talaga yung dagat, so hindi siya inaantok. At dito nagtatapos yung video namin guys. Salamat sa panonood sa maikling video namin. Sana na-enjoy yung mga drone shots at mga clips na pinakita namin. Sa susunod ulit, God bless you all. Bye-bye.